Pagsisisi. Paanong magiging matuwid ang tao sa Diyos? Paanong magagawang matuwid ang makasalanan? Sa pamamagitan lamang ni Kristo maaring makaayon tayo ng Diyos at ng kabanalan. Ngunit papaano tayo lalapit kay Kristo? Marami ang nanagtatanong nang gaya rin ng isinigaw ng maraming tao noong kaarawan ng Pentecostes nang sila'y masumbatan sa kanilang mga kasalanan. Anong gagawin namin? Gawa 2:37. Ang unang salita sa isinagot ni Pedro ay, "Mangagsisi kayo." Gawa 2:38. Sa ibang pagkakataon, hindi pa naluluwatan pagkaraan nito, ay ganito ang kanyang sinabi, "Mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan." Gawa 3:19. Saklaw din ng pagsisisi ang pagkalungkot dahil sa kasalanan at pagtaliko dito. Hindi natin tatalikdan ang pagkakasala. Malibang nakikita natin ang pagkamakasalanan nito, hanggang hindi natin iyan tinatalikdang buong puso, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating kabuhayan. Marami ang hindi nakauunawa ng tunay na likas ng pagsisisi. Marami ang nangalulungkot na sila'y nagkasala at gumagawa rin sila ng pagbabago sa labas, sapagkat nangangamba silang ipaghihirap nila ang paggawa ng kamalian. Datapat ito'y hindi pagsisisi, ayon sa pagkilala ng Biblia. Ikinahahapis nila ang paghihirap at hindi pagkakasala. Ganyan ang paghihirap ni Esau. Nang makita niyang nawala na sa kanya ang karapatan ng pagkapanganay, na hindi na niya makukuha pa magpakailanman. Sa pagkatakot ni Balaam sa anghel na may bunot na tabak na humahadlang sa kanyang paglakad, ay kinilala niya ang kanyang pagkakasala. Baka mapahamak ang kanyang buhay. Datapot walang wagas na pagsisisi dahil sa pagkakasala. Walang pagbabago ng adika at walang pagkasuklam sa kasamaan. Nang maipagkanulo na ni Judas Iscariote ang kanyang Panginoon, ay sumigaw siya ng ganito, "Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan." Mateo 27:4. Ang pagsisisi ni Judas. Napilitan lamang ang kanyang kaluluwang salarin na ipagtapat ang kanyang kasalanan dahil sa pagkatalos niya ng nakatatakot na hatol at pagkakita niya sa nakahihilakbot na kaparusahan. Ang mga ibubunga niya on ay siyang sa kanya'y pumuno ng pangingilabot. Datapot sa kanyang kaluluwa ay wala niyaong malalim na makadurog pusong paghihimutok. Dahil sa naipagkanulo niya ang walang dungis na anak ng Diyos at naitakwil niya ang banal ng Israel. Nang si Paraon ay naghihirap sa ilalim ng mga hatol ng Diyos, ay kinilala niya ang kanyang kasalanan upang makaiwas siya sa iba pang kaparusahan. Datapot muling hinamon niya ang langit kapag karakang mapatigil ang mga salot. Nangahapi silang lahat sa mga ibinunga ng kasalanan, datapot hindi ikinalungkot ang talagang pagkakasala. Datapot pagka ang puso ay napahihinuhod sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ay mabubuhay ang budhi at mababanaagan ng makasalanan ang lalim at kabanalan ng banal na kautusan ng Diyos na siyang pinagtitibayan ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa. Ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan ay tumatanglaw sa mga lihim na silid ng kalooban at ang mga nagkukubling bagay ng kadiliman ay nahahayag. Nasusumbatan ang puso at pag-iisip, nababatid ng makasalanan ang katwiran ni Jehova at nanginilabot siyang humarap sa sumasaliksik ng mga puso. Nataglay niya ang kasalanan at karumihan. Nakikita niya ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahan ng kabanalan at ang ligaya ng kalinisan. Kinasasabi ka niyang maging malinis at maisauli sa pakikiisa sa langit. Ang pagsisisi ni David. Ang panalangin ni David pagkatapos na siya'y magkasala ay nagpakilala ng uri ng tunay na kalungkutan dahil sa pagkakasala. Ang kanyang pagsisisi ay tapat at taimtim.
hindi nadungisan ng anumang pagsisikap na pangatwiranan ang kanyang pagkakasala. Ang panalangin niya ay hindi udyok ng pagnanasang makaiwas sa nakabibiting kahatulan. Nakita ni David ang laki ng kanyang pagsalansang. Nakita niya ang karumihan ng kanyang kaluluwa. Kinasusuklaman niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi lamang kapatawaran ang kanyang hiningi sa dalangin, kundi kalinisan din naman ng puso. Kinasabikan niya ang kaligayahan ng kabanalan, ang pagkasauli sa pakikiisa at pakikipag-usap sa Diyos. Ito ang pangungusap ng kanyang kaluluwa. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ng kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon. At walang pagdaraya ang diwa niya. Awit 32:1-2. Ang panalangin ni David. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan ay pinapawi mo ang aking mga pagsalansang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay aariing ganap pag nagsalita ka, at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap, at sa kubling bahagi ay iyong ipinakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputing kaysa niyebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto ng iyong binali ay mga gagalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga lakad at ang mga kasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ang aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. Awit 51:1-14. Ang ganitong pagsisisi ay hindi kaya ng sarili nating kapangyarihan. Ito'y natatamo sa pamamagitan lamang ni Kristo na umakyat sa kaitaasan at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Bakit marami ang nagkakamali? Sa bahaging ito'y marami ang nagkakamali at dahil dito hindi nila tinatamo ang tulong na ibig ni Kristong ibigay sa kanila. Inaakala nilang hindi sila malalapit kay Kristo kundi muna sila magsisisi at ang pagsisisi ang nagbibigay daan upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Totoo nga na ang pagsisisi ay una kaysa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat bagbag at nagsisising puso lamang ang makadarama na kailangan ang isang tagapagligtas. Dapat bagang hintayin ng makasalanan siya'y makapagsisi muna bago siya lumapit kay Jesus? Gagawin baga ang pagsisisi na isang hadlang sa makasalanan sa paglapit sa tagapagligtas? Hindi itinuturo ng Biblia na dapat munang magsisi ang makasalanan bago niya matanggap ang paanyaya ni Kristo. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11:28. Kabutihang nagmumula kay Kristo ang umaakay sa tunay na pagsisisi. Ang bagay na ito ay ipiniliwanag ni Pedro sa kanyang pahayag sa mga Israelita. Nang kanyang sabihin, siya'y pinakadakila ng Diyos at ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.
Gawa 5.31. Hindi tayo makapagsisisi kung di gisingin ng Espiritu ni Kristo ang ating budi. Gaya rin naman ng tunay na hindi tayo mapapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo ang pinagbubuhatan ng bawat matuwid na hangarin. Siya lamang ang makapagtatanim sa puso ng puot sa kasalanan. Bawat pagkaibig sa katotohanan at kadalisayan, bawat pagkakilala sa ating sarili-sariling pagkamakasalanan ay katibayang kinikilos ng Kanyang Espiritu ang ating puso. Ang pag-asa ng makasalanan. Ani ni Jesus, "Ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din." Juan 12:32. Sa makasalanan ay dapat ipakilala si Kristo na siya ang tagapagligtas na namatay dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. At habang tinitingnan natin ang kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ay unti-unti namang naglalalad sa ating mga pag-iisip ang hiwaga ng pagtubos at inaakay tayo sa pagsisisi ng kabutihan ng Diyos. Sa pagkamatay ni Kristo dahil sa mga makasalanan, ay nagpakita siya ng isang pag-ibig na hindi malirip. At sa pagtingin ng makasalanan sa pag-ibig na iyan, ay lumalambot ang kanyang puso, nakikilos ang kanyang pag-iisip at nauudyukan ang kanyang kaluluwa na magsisi. Tunay ngang maminsan-minsan ay ikinahihiya ng mga tao ang kanilang mga masasamang gawa. At dahil dito'y iniiwan na nila ang ilan sa masasama nilang kaugalian, bago nila maalamang sila'y napapalapit kay Kristo. Datapwat kailanman at nagsisikap silang magbagong buhay sa udyok ng isang tapat na pagnanasang gumawa ng matuwid, ay kapangyarihan ni Kristo ang sa kanila'y umaakit. Isang impluwensyang hindi nila nahahalata ang gumagawa sa kalooban, at nabubuhay ang budi at bumubuti ang kabuhayang hayag. At sa pag-akit sa kanila ni Kristo upang tumingin sa kanyang krus at masdan siyang inulos ng kanilang mga kasalanan, ay sumisilip sa kanilang budi ang utos. Ang katampalasanan ng kanilang pamumuhay, ang kasalanang nag-ugat sa kaluluwa ay nahahayag sa kanila. Nakikilala nila ang katwiran ni Kristo at napapasigaw sila. Ano nga ba ang kasalanan at ito'y nangangailangan ng ganitong paghahain upang matubos ang magkasala? Ang buong pag-ibig, ang buong paghihirap at ang buong pagpapakadustang ito kaya ay kinakailangan upang huwag tayong mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan? Huwag tumutol. Maaring tumutol ang makasalanan sa pag-ibig na ito. Maaring siyang tumutol na lumapit kay Kristo. Datapot pag hindi siya nagmatigas ay walang salang makakabig siya kay Jesus. Ang pagkakilala niya sa panukala ng pagliligtas ay siyang sa kanya'y aakay sa paanan ng krus upang magsisi sa kanyang mga kasalanan na nagdulot ng mga kahirapang binata ng minamahal na anak ng Diyos. Ang banal na kaisipang gumagawa ng mga bagay ng katalagahan ay siya ring nagsasalita sa puso ng mga tao at lumilikha ng napakalaking pagkakahangad na matamo ang hindi pa nila kinakamtan. Ang mga bagay ng sanlibutan ay hindi makapapawi ng kanilang pananabi. Pinamamanhikan sila ng Espiritu ng Diyos na hanapin niya ang mga bagay na tanging makapagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan, ang biyaya ni Kristo na ligaya ng kabanalan. Sa pamamagitan ng mga impluwensyang nakikita at hindi nakikita, ay walang likat na gumagawa ang ating tagapagligtas upang ilayo ang pag-iisip ng mga tao sa mga hindi nakasisiyang kaligayahan ng pagkakasala at ilipat sa mga pagpapalang hindi kumukupas kailanman na nagiging kanila sa pangalan niya. Sa lahat ng mga kaluluwang ito na walang kabuluhang naghahanap ng maiinom na mga sirang sisidlan ng sanlibutang ito, ay ganito ang palbalitang ipinadala ng Diyos. Ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig niyang buhay. Apokalipsis 22:17. Hingin ang tulong ng Diyos.
kayong may pusong nauuhaw sa bagay na lalong mabuti kaysa maibibigay ng sanlibutang ito, ay kilalanin ninyo na ang kauhawang ito ay siyang tinig ng Diyos na nagsasalita sa inyong kaluluwa. Hingin ninyo sa Kanyang bigyan kayo ng pagsisisi at ipakita sa inyo si Kristo sa hindi matingkalang pag-ibig at sa sakdal na kadalisayan niya. Sa kabuhayan ng tagapagligtas, ang mga simulain ng kautusan ng Diyos, ang pag-ibig sa Diyos at sa tao, ay ganap na nahayag ang kagandahang loob at mapagbigay na pag-ibig na siyang buhay ng kanyang kaluluwa. Sa pagtingin natin sa tagapagligtas at pagtama sa atin ng liwanag na nagbubuhat sa langit, nakikita natin ang kasamaan ng ating mga puso. Huwag purihin ang sarili. Maaaring tulad ni Nicodemo ay tinapik-tapik natin ang ating sarili na sinasabi nating matuwid ang ating kabuhayan at wasto ang ating asal. At inaakala nating hindi na kailangang papagpakumbabain pa ang ating mga puso sa harapan ng Diyos gaya ng marapat gawin ng karaniwang makasalanan. Datapwat, pagka sumisilay sa loob ng ating puso ang liwanag nagmumula kay Kristo, ay makikita natin kung gaano karumi nga tayo. Mapagkikilala natin ang kasakiman ng ating layunin at ang pakikialit sa Diyos na siyang dumungis sa bawat kilos sa buhay. Kung magkagayoy makikilala natin katulad lamang ng maruruming basahan ng ating sariling katwiran at ang dugo lamang ni Kristo ang makahuhugas sa dungis ng ating mga kasalanan at makababago ng ating mga puso upang mawangis sa Kanya. Kung makita ng makasalanan ang sarili. Ang isang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kislap ng kadalisayan ni Kristo na lumago sa kaluluwa ay mahapding naglalantad ng bawat patak ng karumihan at nagbibilad ng kapintasan at buktot na likas ng tao. Pinalilitaw ang mga walang kabanalang pita, ang kataksilan ng puso at ang karumihan ng mga labi. Ang pagtataksil ng kasalanan sa pagwawalang kabuluhan sa kautusan ng Diyos ay nakikita niya at ang espiritu niya ay nahihirapan at nasasaktan sa ilalim ng masaliksik na impluwensya ng Espiritu ng Diyos. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, samantalang tinitingnan niya ang dalisay at walang dungis na likas ni Kristo. Nang matanaw ni Propeta Daniel ang kaluwalhatian, bumibilot sa sugong tagalangit na inutusan sa kanya, nang hina siya dahil sa nakilala niya ang kanyang kahinaan at kakulangan. Nang isalaysay niya ang nagawa sa kanya ng kahanga-hangang tanawin, ay ganito ang kanyang sinabi, "Nawalan ako ng lakas, sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin." Daniel 10:8. Ang kaluluwang nakilos ng gayon ay mapupuot sa kanyang kasakiman, masusuklam sa kanyang pagkamakasarili at sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo ay magsisikap na magtamo ng malinis na pusong kaayon ng kautusan ng Diyos at ng likas ni Kristo. Karanasan ni Pablo. Sinasabi ni Pablo na tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, kung ang pag-uusapan ay ang mga gawang nahahayag lamang, siya ay walang kapintasan. Datapwat nang matanaw niya ang likas na ukol sa Espiritu ng Diyos, ay nakita niyang siya'y isang makasalanan. Kung hahatulan ng ayon sa titik ng kautusan, gaya ng ginagawang paggamit dito ng mga tao sa hayag na kabuhayan, siya ay hindi nagkasala. Datapot nang tingnan niya ang mga kalaliman ng banal na iniaatas ng kautosang ito at nang makita niya ang kanyang sarili gaya ng pagkakita sa kanya ng Diyos, siya'y tumungong nagpapakumbaba at nagpahayag ng kanyang kasalanan. Ganito ang kanyang sinasabi, "Nang isang panahon, ako'y nabubuhay ng walang kautosan.
Natapat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Roma 7:9. Nang makita niya ang likas na ukol sa espiritu ng kautusan, ay lumitaw ang kasalanan ayon sa tunay na kasuklam-suklam na kalagayan at nawala ang kanyang pagmamapuri. May iba't ibang timbang ang kasalanan. Hindi ipinalalagay ng Diyos na magkakasimbigat ang lahat ng kasalanan. Sa kanyang palagay, na gaya ng sa tao, ay may iba't ibang timbang ang kasalanan. Ngunit maging gaano man kaliit ang kamaliang ito at ang kamaliang iyon sa paningin ng mga tao, ay walang kasalanang maliit sa paningin ng Diyos. Ang hatol ng tao ay may kinikilingan at hindi ganap. Subalit, ibinibilang ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa tunay nilang kalagayan. Hinahamak ng tao ang manlalasing at pinagsasabihan na ang kasalanan niya ang sa kanya'y maglalabas sa langit. Samantalang ang kapalaluan, kasakiman at pag-iimbot ay madalas na pinababaya ang hindi sinasaway. Datapot iyan ang mga kasalanang labang-laban sa Diyos. Sapagkat ang mga kaaway ng kanyang likas na magandang loob, na pag-ibig na di mapag-imbot, na siyang malayang pinaiira sa sandaigdigang hindi nagkasala. Siyang nahuhulog sa nakahihiyang kasalanan ay maaring makaramdam ng kahihiyan at karalitaan at ng pagkukulang niya sa biyaya ni Kristo. Subalit, ang kapalaluan ay hindi nakararamdam ng anumang pangangailangan, kaya't ipininid nito ang kanyang puso upang huwag makapasok si Kristo at ang walang katumbas na mga pagpapalang ipinarito niya upang ibigay. Yaong kaawa-awang maniningil ng buwis na dumalangin, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan, ay nagpalagay na ang kanyang sarili ay napakasamang tao at gayon din ang pagpapalagay sa kanya ng mga iba. Ngunit nadama niya ang kanyang pangangailangan at pasan ang kanyang kasalanan at kahihiyan ay humarap siya sa Diyos at humingi ng awa. Bukas ang kanyang puso upang magawa ng Espiritu ng Diyos ang mabiyayang gawa at mapalaya siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yaong palalo at mapag-aring matuwid na panalangin ng Pariseo ay nagpakilalang napipinid ang kanyang puso laban sa impluwensya ng banal na Espiritu. Dahil sa kalayuan niya sa Diyos, ay hindi niya nakilala ang kanyang karumihan, nakatuwas ng wagas na kabanalan ng Diyos. Wala siyang naramdamang anumang pangangailangan at wala siyang tinanggap na anuman. Huwag hintayin bumuti ang sarili. Kung makita ninyo ang inyong pagkamakasalanan, huwag ninyong hintayin pang bumuti ang inyong sarili. Kay Rami nang nag-aakalang hindi pa sila mabubuti para makalapit kay Kristo. Inaasahan ba ninyo ang bumuti sa pamamagitan ng sariling pagsisikap? Makapagbabago baga ng Etiope ang kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumagawa ng masama. Jeremias 13:23. Sa Diyos lamang naroroon ang tulong para sa atin. Huwag na nating hintayin pa ang lalong malakas na pag-akit, ang lalong mabuting pagkakataon o ang lalong banal na disposisyon. Wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. Dapat tayong lumapit kay Kristo sa talaga nating kalagayan. Datapot huwag dayain ng sinuman ang kanyang sarili sa pag-aakalang dahil sa malaki ang pag-ibig at habag ng Diyos ay ililigtas na niya pati ang nagsitakwil sa kanyang biyaya. Ang napakalabis na kasamaan ng kasalanan ay nasusukat sa liwanag lamang ng krus. Kapag iginigiit ng mga tao na ang Diyos ay lubhang napakabuti na ano pat hindi niya babayaang mapahamak ang makasalanan, tumingin sana sila sa Kalbaryo. Sapagkat liban doon ay wala ng paraan pang magagawa upang mailigtas ang tao. Sa dahilan kung walang ganitong hain, ay hindi makaiiwas ang sangkatauhan sa nakapagpapahamak na kapangyarihan ng kasalanan at hindi rin maibabalik sa lipunan ng mga banal na nilalang. Hindi mangyayaring sila'y muling tumanggap ng buhay na ukol sa Espiritu.
Dahil nga dito, kung kaya pinasa ni Kristo ang kasalanan ng masuwayin at nagbatang kahalili ng makasalanan. Ang pag-ibig, pagbabata at pagkamatay ng anak ng Diyos ay pawang nagpapatotoo ng kakilakilabot na kalakihan ng kasalanan at nagpapahayag na walang paraan upang malayuan ang kapangyarihan nito at walang pag-asa sa lalong malinis na kabuhayan kundi sa pamamagitan nga lamang ng pagpapakupkop ng kaluluwa kay Kristo. Walang kabuluhang dahilan. Maminsan-minsan ay nagdadahilan ang mga ayaw magsisi sa pagsasabi ng ganito tungkol sa mga taong nagbabansag na Kristiyano. Ako man ay kasimbuti nila. Sila hindi higit sa akin kung sa pagpipigil, sa kahinahunan o sa pagkamaingat sa kabuhayan. Sila'y maibigin sa kalayawan at mga mapaglabis na gaya ko rin. Sa gayoy ang mga pagkukulang ng mga iba ay ginagawa nilang dahilan sa hindi nila pagganap ng kanilang katungkulan. Subalit ang mga kasalanan at mga kapintasan ng mga iba ay hindi nagbibigilaya sa kanino man. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Panginoon ng isang nagkakamali at makataong huwaran. Ang walang dungis na anak ng Diyos ang ibinigay na huwaran natin at ang mga tumututol dahil sa mga maling gawa ng mga taong nagbabansag na Kristiyano ay siyang mga dapat magpakita ng lalong mabubuting kabuhayan at mararangal na halimbawa. Kung malaki ang kanilang pagkakilala tungkol sa kung ano ang dapat asahan sa isang Kristiyano, hindi baga lalong mabigat ang kanilang kasalanan? Naaalaman nila ang matuwid, datapat ayaw nilang gawin. Mag-ingat sa pagpapaliban. Mag-ingat nga kayo sa pagpapaliban. Huwag ninyong ipagpaibang araw ang pagwawaksi ng inyong mga kasalanan at paglilinis ng inyong puso sa pamamagitan ni Jesus. Dito nagkakamali ang libo-libo. Pagkakamaling ikinawawaglit nila magpakailanman. Hindi ko na pag-uukulan dito ang kaiglian ng di kapanatagan ng buhay. Subalit may isang kakilakilabot na kapanganiban, isang kapanganibang hindi ganap na nauunawa. Sa pagpapaliban ng pagpapasakop sa mga panawagan ng banal na Espiritu ng Diyos at pagpili sa kabuhayang makasalanan. Sapagkat iyan nga ang kinauuwian ng ganiyang pagpapaliban. Ang kasalanan gaano mang liit sa ating palagay ay maaari lamang pagpasasaan sa ikapapahamak magpakailanman. Ang hindi natin dinadaig ang dadaig sa atin at siyang sa atin ay magpapahamak. Walang maliit na kasalanan. Pinapaniwala ni Adan at ni Eva ang kanilang sarili na sa napakaliit na bagay lamang na gaya ng pagkain ng bungang ipinagbawal ay hindi darating ang gayong mga kakilakilabot na kapahamakang ipinahahayag ng Diyos. Datapot ang maliit na bagay na iyon ay paglabag sa hindi mababago at banal na kautusan ng Diyos. At iyon ang naghiwalay sa Diyos sa tao. At nagbukas ng malalaking pinto ng kamatayan at di mabilang na kahirapan sa ating sanlibutan. Sa bawat panahon ay umiilang lang mula sa ating sanlibutan ng isang patuloy na daing ng kadalamhatian at ng buong nilalang ay dumadaing at nagdaramdam sa sakit na bunga ng pagsuway ng tao. Ang langit man ay nakaramdam ng mga nagawa ng paghihimagsik ng tao sa Diyos. Ang Kalbaryo ay tumatayong pinakaalaala ng napakalaking paghahain kinakailangan upang malunasan ang bunga ng pagkasalangsang sa kautusan ng Diyos. Huwag nga nating ipalagay na isang maliit na bagay lamang ang kasalanan. Ang kasalanan ay may pagtauli. Bawat gawang pagsalangsang, bawat pagwawalang bahala o pagtanggi sa biyaya ni Kristo ay may pagtauli sa inyong sarili. Pinatitigas ang inyong puso, ipinangangayaya ang inyong kalooban, pinamamanhid ang inyong pagkakilala at hindi lamang pinipigil kayo sa hangad na pagkukop
kundi pinanghihina rin naman kayo upang hindi ninyo magawa ang pakupkop sa malumanay na pamamanhik ng banal na Espiritu ng Diyos. Mapanganib na gawain. Pinatatahimik ng marami ang kanilang budhing di mapalagay sa pag-aakalang mababago nila ang sariling hilig na masama. Kailanmat kanilang ibigin, inakala nilang mangyayaring mapaglaruan muna ang pinag-aanyayang awa. At sa dakong huli, kung makilos ang puso'y saka magsisisi, inaakala nilang pagkatapos na mapigati ang espiritu ng biyaya, pagkatapos na maipanig ang kanilang kapangyarihan kay Satanas, ay mababago pa nila ang kanilang daan pagdating ng isang sandali ng mapanganib na kagipitan. Datapat iyan ay hindi napakadaling gawin. Ang naranasan at ang natutuhan sa buong buhay ay siyang ganap na humuhugis ng likas, na anupat iilan na lamang ang nagnanasa pang tumanggap ng wangis ni Jesus. Nakahihilakbot na bahala. Kahit isang masamang likas o isang makasalanang hangad, pagka palaging kinikimkim sa puso ay siyang nagpapawalang anuman sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Bawat kasalanang ulit at ulit na ginagawa ay nagpapatabang ng loob ng tao sa Diyos. Ang taong nagpapakita ng katigasan ng loob gaya ng isang walang pananampalataya o nagpapakilala ng makunat na pagwawalang bahala sa banal na katotohanan ay nag-aani lamang ng bunga ng kanyang inihasik. Sa buong Biblia ay wala nang lalong nakahihilakbot na babalang laban sa pakikipaglaro sa kasamaan. Kaysa mga pangungusap ng pantas na ang makasalanan ay matatalian ng mga panali ng kanyang kasalanan. Kawikaan 5:22. Gamitin ang kalooban. Si Kristo'y nahahandang magpalaya sa atin mula sa kasalanan, ngunit hindi niya pinipilit ang ating kalooban. Kung sa pamimihasa sa pagsalansang ay nahihilig na pati ang ating kalooban sa paggawa ng kasamaan at hindi natin ninanasang lumaya, kung ayaw na nating tanggapin ang kanyang biyaya, ano pa ang magagawa niya? Tayo na rin ang nagpahamak sa ating sarili dahil sa matigas nating pagtanggi sa kanyang pag-ibig. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng pagliligtas. 2 Corinto 6:2. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Hebreo 3:7-8. Binabasa ng Diyos ang ating puso. Ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 1 Samuel 16:7. Sa puso ng taong kinapapalooban ng nagpapangangaw na tuwa at lungkot, pusong lagalag at naliligaw na pinamamahayan ng napakaraming kahurmihan at pagdaraya. Alam ng Diyos ang mga nasa, adhika at layunin ng pusong ito. Dumulog nga kayo sa Kanya kahit na marumi ang inyong kaluluwa. Gaya ng mga awit ay buksan ninyo ang mga pitak ng inyong puso sa matang hindi mapagkukublihan ng anumang bagay at inyong sabihin, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Awit 139:23-24. Marami ang tumatanggap ng reliyon sa isipan na isang anyo ng kabanalan, samantalay ang puso ay hindi nalilinis. Ganito ang inyong idalangin. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Awit 51:10. Tapat na pakitunguhan ninyo ang inyong sariling kaluluwa. Kayo'y maging masigasig at mapilit gaya ng inyong gagawin kung nabibingit sa panganib ang inyong buhay. Ito'y isang bagay na dapat pasyahan ng inyong kaluluwa at ng Diyos upang mapasyahan magpakailanman. Ang ipinalalagay na pag-asa
at hindi hihigit sa palagay lamang ay siyang magpapahamak sa inyo. Kailangan ang pagdalangin. Pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos na may pananalangin. Sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos at ng kabuhayan ni Kristo, ay inihaharap sa inyo ng salitang iyan ang mga dakilang simulain ng kabanalan, na kung wala ng mga iyan, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Hebreo 12:14. Ipinakikilala nito nang maliwanag ang kasalanan sa nagkasala. Malinaw na itinuturo ang daan ng kaligtasan. Pakinggan nga ninyong tulad sa tinig ng Diyos na nagsasalita sa inyong kaluluwa. Pagkakita ninyo sa laki ng inyong kasalanan, pagkakita ninyo sa tunay ninyong kalagayan, ay huwag kayong mawalang pag-asa. Mga makasalanan ang pinarituhan ni Kristo upang iligtas. Hindi natin ipinakikipagkasundo ang Diyos sa atin, kundi kagilagilalas na pag-ibig. Ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. 2 Corinto 5:19. Sa pamamagitan ng Kanyang malumanay na pag-ibig ay sinusuyo niya ang mga puso ng namamali niya mga anak. Dito sa lupa ay walang pagtitiis ng magulang sa mga pagkukulang at mga pagkakamali ng Kanyang mga anak, na matutulad sa pagtitiis ng Diyos sa mga taong pinagsisikapan niyang iligtas. Wala sino mang makakatulad sa kanyang banayad na panunuyo sa mananalansang. Walang labi ng tao na pinamutawian, kailanman ang mga maibiging pagsuyo sa naliligaw ng higit sa kanya. Ang lahat niyang pangako at ang lahat niyang babala ay mga pahayag lamang ng kanyang di mabigkas na pag-ibig. Kung nanglulupaypay. Pagka sa inyo'y lumapit si Satanas upang sabihin kayo'y napakasamang makasalanan, tumingala kayo sa inyong manunubos at sabihin ninyo ang mga kagalingan niya. Ang pagtingin sa kanyang liwanag ang tutulong sa inyo. Kilalanin ninyo ang inyong kasalanan, ngunit sabihin ninyo sa kaaway na, si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at upang kayo'y maligtas ng kanyang walang kapantay na pag-ibig. Tinanong ni Jesus si Simon tungkol sa dalawang may utang. Ang una ay may utang sa kanyang Panginoon na maliit na halaga at ang ikalawa ay malaking halaga. Datapot kapwa niya pinatawad at ngayon itinanong ni Kristo kay Simon kung sino sa dalawang may utang ang iibig ng malaki sa kanyang Panginoon. Sumagot si Simon, yaong pinatawad niya ng lalong malaki. Lucas 7:43. Tayong lahat naman ay totoong makasalanan, ngunit namatay si Kristo upang tayo'y mapatawad. Ang mga karapatan ng kanyang sakripisyo ay sapat nang iharap sa Ama patungkol sa atin. Ang mga pinatawad niya ng malaki ay siyang iibig sa kanya ng malaki at magiging pinakamalapit sa kanyang luklukan upang magpuri sa kanya. Dahil sa malaki niyang pag-ibig at walang katumbas na pagpapakasakit. Kung kailan ganap nating nauunawa ang pag-ibig ng Diyos, ay saka naman natin malinaw na napagkikilala ang kasamaan ng kasalanan. Pagka nakikita natin ang haba ng tanikalang inilawit para sa atin, pagka nauunawa natin ang hindi matutumbas ang pagpapakasakit na ginawa ni Kristo patungkol sa atin, pinalalambot ang ating puso ng pagkahabag.